meron ka bang particular na habit sa iyong anak na palagay mo tatak mo yun sa kanya, hindi niya mata, hindi mawawala sa isip niya. Yung parang paglalambing mo. Parang nanay ko adik sa Tiger Bang. Ay, ano ba ako? Ginagawa luto na luto. Luto. Yung talaga, yung alam nila na hindi mawawala nila sa akin, at tatagin nila hanggang magtatagin nila, mamahala rin nila sa akin. Yung ang dami-daming pagkain sa bahay. Alam mo yung nanay ka, ang dami kong binibili. Tapos ang dami kong diluluto. Dali ko talaga, inabi ko talaga yung ganito. Ugali ko na. Na namamana din man na Manila. Yun. Tapos, ano ba? Ah, I think si Rhea, ang hindi makakalimutan, ang mga kakalimutan ni Rhea bukod doon sa pagluluto ko na talagang passion ko talaga yung next as after acting, yun yung susunod ko yung cooking eh. Ah, yung Wonder Woman. Katawa ako. Yun yung lambing mo sa kanya. Lambing ko kasi alam nila na fan talaga ako ni Linda Carter yung panahon ng Wonder Woman. So ngayon, si Gal Gadot na. So, ang dami kong shirts, ang dami. Yung Christmas nga, narigaluhan ako ni Rhea ng mga Wonder Woman. Yeah. Yun ang hobby ko, yung ganun. Tsaka, alam nila kung sino mga gusto ko. Yun lang naman. Ikaw, your fondest memory ng ano, pinakalambing ng nanay mo sa'yo? Pinakalambing ng nanay ko sa akin? Pinakalambing ng nanay ko sa akin. Si, iniisip ko kasi bata ako na wala na ako sa nanay ko eh. Pinakalambing niya sa akin, pag naaway na niya ako. Yun lang naman, parang pag ano na siya, ma, yung nga. Yung gano'n, yung mahalin ka na kain tayo, ayoko nga. Ma, ayoko nga. Alam mo yung alam mong nakukuha ng atensyon. Yung, siyempre ako minsan, parang ano ba mo? Siyempre, tao tayo, maiinis tayo, di ba? Pero alam ko yun yung lambing niya. So, siyempre, ako pa rin kong bibili. Kasi ako yung kuyo, eh. Ano ako? Yung sabihin natin, yung nasabi ko sa'yo, sa inyo kanina, ay, gaano ka naka-stable, anak lang pa rin. Iniyakan kita dun sa the trial. Yes, yung baliw na baliw ako sa iyo doon. Dito ba mababaliw pa rin ako sa gagawin mo dito? Doble din. Doble din. Doble maniwala ka sa akin. The trial, ang yun ang pinakamaganda kong role din. Yes. Maasaray. Kasi yes. Ang pinakamaganda yes. Ko eh. Yun ang pinakamaganda role ko ng nanay. Na di ba bago dumating to. Pero mas maganda. Mas maganda to. Kasi especially yung nagalit ako kay ano. Merong eksena doon nagalit ako kay Sophie. Oh. Isang beses lang ako nagalit. Ganun ako magalit sa ano. Ako yun. Ako yun pa nagalit na sinasabi ko, tiwala ang respeto. Yun lang yun. Tsaka yung umaganan ako. Ako yun. Nawala yung pagiging prim and proper ko doon. Kasi ano ko yun. Basta tingnan niyo yung eksena. Pero so far sa lahat ng mga anak mo, sino sa kanila ang nakapagpaiyak sa iyo without mentioning the circumstance and the incidents. Yung medyo that was the most difficult. Oh. Pinaka nakaiyak na. Oo. Hindi kasi hindi wala maano sila. Yung napaiyak ka dahil ano, yung bilang as a mom you cannot give him or her the protection. Anong klase iyak yun? Yung naiyak ka dahil ano, hindi mo na kayang gawin yun as a mom kasi beyond your control na. Natawa ako. Well, panganay ko. Pag na-inlove talaga nakakaiyak. Lahat umiiyak ako sa lahat ng anak ko. Umiiyak naman ako. Lahat sila iniyakan ko na. Pero yung sinasabi mo, hindi ko na makontrol yung panganay. But we're okay. Okay kami. Oh. Pero yun yung as a mom yun. Tsaka yung adyo meron. Umiiyak ako na, kay Rhea, wala pa. Kay Jella, wala pa. Kay Chavi, lalo wala pa. Iyak-iyakan lang. Pero syempre, yung mga anak natin, the more tumatanda, the more na, diba, nag-iiba eh. So yun talaga yung unang maiiyakan. Thank you. I love you, Mom.